Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ito po yung gagawin ko ngayon, yung ipagpatuloy ko po yung diagnosing po ng power take-off ng photon dump truck. Yung power take-off po na nag-iilaw lagi kahit hindi siya pagkanahin yung switch. So ipagpatuloy po natin kasi dito po sa lagi po nakailaw. So ang nangyayari po, ito na po yung switch. Tinanggal ko na po doon sa actual na pinaglalagyan doon sa may transmission side. So ito po, ang nangyayari po kasi dapat po ganyan po sana yan na hindi umiilaw. Kasi hindi naman siya ginagamit. Ang nangyayari po ganito. Yan, nakikita nyo po umiilaw dyan. Kasi tinutukuran ko itong dito sa daliri ko itong switch na to. Yan. Ayun po. So, nangangahulugan po na naka-engage po yung power take-off pump po. Yung nagbubumba ng hydraulic pump doon sa para umangat po yung dump box. So, hindi po natin alam kung nakakasira yun o hindi, pero malaki po ang chance na mayroon pong masisira kasi kung yung nagtutulak lang po dito ang nag-i-stack up, walang problema po, pero kung yung nagtutulak na yun ay indikasyon po talaga na naka-engage siya, yun po ang delikado. So yun po ang gagawin ko po doon sa baba. Pinapakita ko po to para makikita nyo po kung ano ang dahilan bakit naka-ilaw ito po, na hindi po dapat naka-tulak pa loob ay nakatulak pa agad po kahit hindi pa siya ginagamit. Ayan po, kaya umiilaw siya. So takot na takot po yung driver kasi makakasira nga po naman talaga. Kasi ilaw lang po dapat 'yan kapag siniswitch on siya, kapag ginamit po tong switch na to. Ayan. Iilaw po siya. Ganun po dapat at saka ito itutulak siya ng pinakarad doon sa loob ng hydraulic pump na yon. Tsaka siya itutulak. Indikasyon po na naka-engage siya. Kasi kailangan mo nga po gamitin yung dump box para umangat. So, ganyan po ang ilaw po dapat. Ngayon, kapag pinatay po natin, dapat nakababa na po itong itong pinaka-rad ng switch. So, mamamatay na rin po dapat dito. So, ganyan po ang ang naging dahilan. So ibig sabihin po, itong switch na to, buo po siya. Hindi po siya yung naging dahilan para umilaw dyan. Kung hindi, yung loob po ng pump na nagpa-pump ng hydraulic para umangat yung dump box. At baka nagtataka po kayo bakit umilaw po dito. So dinala ko po dito itong switch na to at nilagyan ko po ng connection. Yung connection po doon ay pinutol ko at binugtungan ko po ng mahabang wire para dito ko po dadalhin itong switch na to. Kasi kung akyat baba po ako, lalaki po yung oras na makukonsume ko. Kasi mataas po itong dump truck, kaya minabuti ko pong maglagay ng wire, lugtungan, para dito ko na po titingnan. So ito na nga po yung bomba na nagbubomba ng dump box para umangat. Ito po yung pump na to. So pinapump niya yung hydraulic oil. Paikutin niya to para magkaroon po ng pressure at maiangat po yung dump box ng dump truck. So ito po yung naging problema, yung nasa gitna po. Ayan, yan. Ayan po yung nag-steady pong naka-ano dyan. Tumutulak po sa switch na to. Itong naka-osli po na to. Itinutulak po kaya lagi po nakailaw. So, may gagawin po ako dito para sakali po umusli po yan, bumalik po sa loob para hindi po siya naka-steady. Kung po pwede po. Pero pag hindi nagbago po ay kailangan po ibaba itong power take off hydraulic pump na to. Okay, pag ta-try po natin,
Ay po natin i-lubricate yan kung kaya. Kung kakayanin po ng lubrication para hindi na po siya ibaba kung sakali. Po, pagkatapos po na-sprayhan ng pampatanggal ng mga kalawang, langis naman po ang inilagay ko. So ayan na po yung posisyon ngayon. Kung napapansin po natin ay parang umusli na po yung rod na yan. Kanina po napakahaba po hanggang dito sa dulo. Ngayon po ay lumalim na. So itatry po natin sa taas kung nagbago siya. So mukhang naging okay po yata ngayon yung posisyon. Ilalagay ko na po yung switch. Ilalagay na natin po yung original na wiring para ma-confirm po natin doon sa taas. So ayan po, confirm na po natin sa taas kung ano na ang naging ano ngayon, kung nagbago ba. So, bali tatlo po yung ginamit kong pinang-spray dito. Pang-apat po yung hangin. Unang-una po yung hangin. Yung langis.
yung pampatanggal ng kalawang at saka yung pantanggal po ng grasa. So, carburetor spray, WD-40 at saka langis po, at saka hangin. So, try po natin sa taas. Ngayon po ay balik naman po tayo dito sa dashboard para titingnan po kung naging okay na po yung ginawa ko doon sa baba. So, ignition on po natin. Ayan. Switch off po natin yung sa PTO switch. So, ito na po. Dapat mamamatay po siya. Ayan. Ayan, okay na po yung ginawa ko doon sa baba. Bali, nagkaroon po siya ng kaunting stuck up yung rod na yon. So, nakuha po siya sa linis. Ayan. Oo. Dati po kasi, pag naka-ignition on, ilaw na kagad kahit na hindi pa po naka-switch on dito. Ayan. So, hindi na po kailangan ibaba yung pump na yon para ayusin yung internal parts. So, hindi na po kailangan. Nakuha po siya sa cleaning. So, mabuti naman po at nag-release siya. Bali, nakuha po siya sa cleaning, sa lubrication, bugan ng hangin, WD-40, carburetor spray. So, hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sana po mayroon din po kayong natutunan dito. Maraming salamat po. God bless all.